Hello, mga ka-stroke. Magandang morning. Yan. Siyempre, natin tayo sa ating park kung saan tayo mag-walking uli. At tayo naman ay kapag-stretching na kanina. Kaya, walking naman dito. Kwentuhan tayo. Yung walking, nagamit ang extern. Siyempre. At magmuni-muni sa mga nagdaang araw, mga nagdaang taon. Konting muni-muni na. May nakausap kasi ako na siya ding stroke survivor na naging boring na daw ang kanyang buhay ng maestro. Sabi ko sa kanya, magiging boring lang talaga ang isang maestro kung hindi niya tinatanggap ang nangyari sa kanya. Dahil oras na natanggap mo, malaking gaan, madali ka makakalabas, madali mong makisalamuha na ganun ka yung bilang bago sa iyong sarili na nangyari. Ang una, di syempre, stroke nga tayo. Bagong buhay na ang inaano natin para tayong nireborn. Dahil nireborn na tayo bilang sa ating stroke na ito at dapat tanggapin natin. Yun lang dahil dapat tanggapin kasi pag hindi natin tinanggap, magmumukmuk lang tayo. Mas lalong tatagal ang ating paggaling. Mas lalong hindi ka magkakaroon ng motivation na gumaling dahil sa nangyari sa'yo. Na, oo, hindi mo gusto, hindi natin kagustuhan mangyari ito. Pero, nangyari na. Nakagawa na tayo ng mali. So, buhay tayo, at least buhay tayo, tawag doon. Magagawa natin dahil na baguhin ang ating sarili dahil binigyan tayo ng nigad ng panibagong buhay. At yun ay isang blessing na at saka hindi ito ibibigay sa atin ni God itong sakit na ito kung hindi natin kaya. Dahil kung hindi alam ni God kung hindi natin kaya ito, wala, kinuha na tayo. Yun lang yun. Kinuha na tayo at ayaw niyang mahihirapan ng kanyang mga anak dito sa lupa. Yun lang naman. Yun lang yun. Yun lang yung pinopoint ko. Dahil sisisihin mo na sisisihin sa sarili mo. Ay nangyari na. Wala na tayong magagawa eh. Hindi natin man kagustuhan, nangyari na. Kaya, tanggapin lang natin at gawing motivation ang ating sarili at saka makisalamuha tayo. At saka yung mga nakakapaligid sa atin, nakikita nilang nalakas tayo. Hindi yung nalulumo tayo sa ating sarili. So, ganun lang. Maging aral man sa atin, first of most, tanggapin natin kung ano nangyari sa atin. Yun lang yun, mga kasro. Hindi ko pinagyayabang. Hindi ko pinagyayabang na na-stroke ako. Pero, mas nakilala ko ang sarili ko. Simula nung ako ma-stroke. Nakilala ko ang sarili ko na
ganun pala ako dati. Ganun lang. At kailangan kong baguhin kung ano man yung mga masasamang ginawa ko noon. Yun lang yun. So, paano, maestro? Mamaya ulit tayo magkwentuhan na tayo mag-walking na. Nataas na sikat ng araw. Alam nyo naman mahit dito sa atin. Mahirap na. So, tara. Samahan nyo ako. Ooh.
2,000 years later. Agad. Konti pa lang yun. Konting walking pa lang tayo at saka stretching. Talagang bumabaha na ang ating pawis. Labay. Ain't na. Time check. Seven o'clock in the morning. At tayo'y tinanghali. Tinanghali tayo kasi nag-Martes pa. Hindi. Nung kasi, nung simula nung ako'y mag-whitey, dumami nga yung mga kaibigan. Dumami. Bukod sa normal sila, naging motivation natin sila na magkakasama-sama, magpapangipangita. Siyempre, meron din namang mga stroke na nagwawaiti din na nagtatanong. Napakasarap ng feeling na nakapag-share ka sa kanila ng yung counting nalalaman. Hindi ko sinabing marami dahil pare-paras lang pong nakikialam din tayo, nagtatanong lang tayo. At yung mga natatanong sa akin at natatanong ko ay binabahagi ko sa kanila. Binabahagi ko sa kapwa ko stroke na kapwa ko stroke survivor na iba ay pinanghihinaan ng loob. Na nawawala na ng pag-asa na kumaling eh ako nga po magpo 4 years na eh ito pa lang ang na mimit ko, ito pa lang yung nakakaya ko, pero patuloy pa rin po akong umaasang gagaling po ako at makakabalik, hindi man makabalik sa dating trabaho, yung makakabalik lang sa 90% na na normal, na maigalaw, na basta makapagsulat, makapirma. Yun lang. Kahit hindi ko maibalik sa 100% na paglakad ko, ayos na sa akin. Basta makapagsulat ako, makapirma ako. Ay. Pero movable siya. Movable ang aking affected. Pero nandun pa rin yung ngimay tsaka paninigas niya, nandun pa rin. At siyempre, tinutuloy ko pa rin yung sinabi, yung tinanong ko sa PT ko na pag-inom ng luya sa umaga at sa gabi. At pag-massage nitong aking affected na mukha na manhid. Yan. Pero yun ay may kasamang luya. May luya po akong dinurog dito sa kamay na ginagaya ko sa aking atang. Hindi naman yun agad-agad na pararamdaman. Kaya maghintay-hintay po tayo mga ka-stroke. Kaya wait-wait lang po tayo sa mangyayari. Kung ito ba'y makakatulog or hindi. Hindi naman. At this yun naman eh, herbal naman siya, hindi naman siya gamot. Kaya, ayos na rin, para gumanda daw ang ating boses. Ayos na po rin yun, pero kahit sa papano eh. Basta, sinasabi ko, mga ka-stroke, tayo po ay blessing na po sa atin yung mabuhay tayo. At, blessing na rin kung tayo gagaling. At tanggapin natin kung ano man po ang nangyari sa atin. Tanggapin lang natin. Yun lang yun. Kaya, kung sila'y nagagalit,
wag na tayong kumontra, tumahimik na lang tayo. Kahit tayo tama yung ating sinasabi, eh pagka ang nasa isip nila ay mali, eh wala tayong magagawa. Tumahimik na lang po tayo. Yeah. Dahil yun, pagka tayo lumabang pa, nakapagdaldalan pa eh, mauwi lang sa sobrang stress, sobrang pag-aaway. Kaya mabuti pang tumahimik na lang tayo, tanggapin. Yun lang. At pagdasal lang natin kung ano man. Ganun na lang. Ganun na lang po. At saka huwag natin pababayaan ang ating sarili. Huwag tayong maglulugmok sa paghihinagpis sa nangyari sa atin. Ang maganda ay bumangon tayo, itaas natin ang noo, at gawin natin yung mga baka kayanan natin. Yun lang yun, mga Castro. At pasalamat pa sila ay hindi sila natulad sa atin na sa pag-inom nila ng pagkain nila ng mga sobra-sobra, eh wag na nila pangarapin magka-stroke dahil tako. Baka hindi nyo kayanin. Yun na lang nasasabi ko sa mga hindi pa na-stroke. Maging healthy living na lang po kayo. Yun na lang po. Para hindi na kayo matulad sa nangyari sa amin. Yun na lang. At syempre, bago ako magpaalam, shoutout muna sa ating Nanay Mo Fun Fitness at mga kapatid ko dyan, Kuya Emeng, yan, sa Planet Sword. Yan. Shoutout po sa Team Landing sa pamumuno ng Atetsmi. Shoutout sa inyong lahat dyan. I love you. At syempre, sa Team Palarca TV, yan, Kuya Dominic at Ate Marbel, yan, shoutout po sa inyo. At syempre, sa Team Lilipotpot, yan, Ninang Marat, Ninang Potpot, nasa Pilipinas ka, ingat-ingat ka, mainit, ingat-ingat ka. At syempre, sa daddy ko, dati Jericho J, ingat-ingat kayo. Yan, palagi kayo mag-iingat. At syempre, sa ating PT, Kuya Rico, shoutout po. So, paano mga kastrok? Hanggang dito na lang ulit. At susunod dati pagbablog. Paalam. Bye-bye.